Alam naman natin, mga future homeowners and investors, na dito sa Bulacan, itatayo yung New Bulacan International Airport. At dito din sa Marilao, Bulacan, ay magkakaroon ng Northwind Global City. Kaya etong ating bahay na ipapakita namin sa inyo ngayon ay napaka-ideal nito dahil in just 40 minutes away ay andun ka na sa New Bulacan International Airport. At malapit din ito sa Northwind Global City na gagawin ni Megaworld dito mismo sa Marilao, Bulacan. Hello future homeowners and investors, this is Raj Camacho, your licensed real estate broker. At nagbabalik ulit tayo dito sa Barangay Keisho, Santa Maria, Bulacan para ipakita namin sa inyo yung pinakamurang single attach dito sa Bulacan, walang iba kundi ang ating North Orchard Residences. Ang North Orchard Residences ang pinakamurang single attach house and lot na mabibili ninyo dito sa Santa Maria, Bulacan, kung saan 40 minutes away ay andun ka na sa Metro Manila via NLEX Road. At kung saan 40 to 50 minutes away ay andun ka naman sa bagong gagawin ditong New Bulacan International Airport at malapit din ito sa Northwind Global City dito mismo sa Marilao, Bulacan. Ang ating North Orchard Residences ay complete ang ating amenities. We have swimming pool, clubhouse, basketball court, children's playground at meron din tayo ditong simbahan sa loob ng subdivision. Dito sa North Orchard Residences ay maaliwalas yung buong subdivision dahil may din yung ating kalsada na may sukat na 8 meters wide for our secondary road at 12 meters wide naman para sa ating main road. So andito tayo ngayon sa ating model unit para ipakita namin sa inyo kung paano nga ba namin i-turn over yung ating Florence na single attach. So this house has a lot area of 80 square meters and the floor area is 112 square meters. It has 3 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot. Okay, so nakikita ninyo ay kasama na yung ating fence with tiles, with paint and partition. And for as low as 512,000 pesos, ay pwede mo nang makuha yung ating single attach na Florence model. Okay, so pasok tayo para makita natin kung gaano nga ba kaganda itong ating Florence model unit. So by the way, ang ipapakita namin sa inyo ngayong bahay is yung kanilang dress up model unit. Nang sa ganon, mabigyan namin kayo ng idea kung paano i-maximize yung ating 112 square meters na floor area dito kay Florence model unit. Okay, so sa ating fence, guys, kasama na itong ating fence and gate, no? So hindi mo na kailangan magpa-fence sa bahay mo dahil ito free na naming ibibigay sa inyo. Okay? So meron tayong ditong daanan ng tao at meron din tayo ditong daanan din ng ating mga sasakyan. Tapos dito naman sa ating harapan, front side ng ating bahay, ay meron tayo ditong setback magmula dito sa wall na to hanggang dito sa side na to is meron tayong 3 meters na setback. So this space
is ideal sa inyong mga magulang, sa inyong mga titos and titas na mahilig sa halaman kasi meron pa tayong space dyan para sa inyong mga plants. Tapos this side, cemented na ito. Hindi namin ito i-turn over sa inyo ng lupa lang, no? I-turn over natin ito sa inyo na meron na siyang semento. Cemented na siya, tapos partially covered yung ating parking lot para nang sa ganon, hindi masyadong na-expose yung sasakyan natin sa araw at sa ulan. Okay, hanggang dito siya. Okay, so actually, this car garage can accommodate two sedan car. But kung isa lang yung sasakyan natin, yung space na to, okay, hanggang dito, pwede mo siyang kunin as your expansion ng inyong kitchen area, service area, or yung inyong dining area. Okay? Tapos, itong space na to dito, sa gilid, is yung ating pinaka service area. Right. So next, papakita namin sa inyo kung paano namin i-turnover yung ating dining area and living area. Na kung gaano nga ba kalaki pag nilagyan na natin ng 6-seaters na sofa, 6-seaters na dining table. Welcome to your beautiful home. Yes, okay. So, again guys, this is your living area. So as you can see in your living area, naglagay sila ng L-type na upuan. And, okay, 1, 2, 3. So siguro mga 6-seaters, no? Kasang-kasya dito sa ating sofa. Tapos meron tayo ditong round table pack. Tapos dahil magpapasko na, siyempre, inilagay nila yung kanilang Christmas tree. Yan. Tapos meron tayong bintana. 1, 2, 3. So yun yung mahalaga. Pag bibili tayo ng bahay, dapat marami tayong ventilation. At hindi tayo binigo dito sa North Orchard Residences dahil meron tayong, marami tayong mga bintana. So meron tayong bintana doon sa side na to. Meron tayo dito, meron tayo dyan. Eto. So dito pa lang meron tayong 4 na bintana. Tapos, they are using 60 by 60 ceramic tiles. Further, tiles. Then, dito sa side na to, dito naglagay ng parang entertainment area. Okay, naglagay sila ng TV. Actually, pwede mo rito i-mount yung inyong TV sa wall na to. Tapos, itong space na to, pwede mo na rin siyang i-cover. Tapos, gawin mo na siya ditong storage room sa area na yan. Okay, that's all for our living area. Then as you can see, napakalaki ng ating living area. Tapos, dito sa side na to, dito naman nila nilagay yung kanilang 6-seaters na dining table. So guys, dito sa ating dining area, nakapaglagay pa tayo ng 6-seaters na dining table. And as you can see, yan, nakakaikot pa rin tayo sa ating dining area. Ibig sabihin yan, malaki pa rin yung space, no? Pero kung kailang naman ay 4, no? Pwedeng 4-seaters na lang na dining table para maging spacious pa yung ating dining area. Okay, so this side is our paborito sa mga mahilig magluto, no? Yung ating pinaka kitchen area. So for our kitchen area, we have provision for our gas range. On our left side is our provision for refrigerator. Guys, no? Kaya na lang ang bahala magpalagay dyan ng built-in cabinet. But some of my clients, no? They opt to remove this kitchen area outside para hindi daw mangangamoy yung kanilang loob ng bahay. Dito na daw nila ilalagay sa likod. Tapos, ang sabi nila, i-extend nila dito yung kanilang kitchen area tapos pwede nila itong i-cover itong portion na to na parang isang dining area and slash kitchen area para mas ma-maximize din nila yung space na nasayang, no, doon sa likod kung isa lang yung ating sasakyan. So next is our second floor. Dito sa stairs natin, ang gamit natin dito ay purong buhos. Tapos yung railings natin ay tubular steel na bakal. Andito matatagpuan yung ating 3 bedrooms. Okay, so for our bedroom number 1, ang pinakamaganda dito ay sobrang taas ng kanilang ceiling. Lagi kong sinasabi dito sa North Orchard ay pwede ka pa ditong maglagay ng loft bed dahil mataas yung ating mga ceiling.
Tapos ito naman yung ating bedroom number 2. So for our bedroom number 2, ang akala ng mga tao, ng mga buyer na natiping natin dito, ay ito yung ating master's bedroom. Pero this is our second bedroom pa lang. Tapos marami siyang window, no, for a good source of natural light and ventilation. The next is our toilet and bath on this side. Okay? Ito yung ating toilet and bath. Ito yung ating actual turnover. As you can see, ang ganda niyan. Andito yung man yung ating shower area. Then next is our master's bedroom. Okay, so this is our master's bedroom. Naglagay sila dito ng queen size na bed. Tapos on this side, for their built-in cabinet. Tapos meron pa itong space para sa kanilang table, no? And of course, syempre, meron din tayo ditong bintana for our natural light and ventilation. And soon, if you want to have a terrace, no, pwede mo siyang gawin ditong sliding door going to your terrace. Islab mo po yung bawat gilid natin para nang sa ganon magkaroon kayo ng terrace or balcony dito kay Florence Model Unit. Future homeowners and investors, thank you for waiting, and this is the time to give you the price for our Florence Model Unit. With a lot area of 80 square meters and the floor area is 112 square meters. It has 3 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot. Complete yung kanilang turnover with tiles, with paint, partition, pati fence kasama na po. Okay? Yung price natin is 5,183,808. Wow, guys! Dito sa Quezon City, yung 5 million natin, pang townhouse lang. Dito sa Santa Maria, Bulacan, which is 40 minutes away, andun ka na sa Quezon City, 5.1 million pesos, single attached house and lot na bahay with 3 bedrooms and 2 toilet and bath. Tapos yung kanilang down payment is only 10%, and that is 518,380. Bawasan natin ang reservation fee na 25,000, at ang matitira ay pwede natin siyang i-divide up to 18 months. Then yung inyong monthly down payment for 18 months is only 27,410. Guys, kung gusto niyo pong i-cash yung ating 518,000, ay magkakaroon po kayo ng 7% discount within 1 month. Tapos, pwede pa kayong mag-add pa ng inyong down payment while waiting for the house construction. Para na sa ganon, liliit yung ating monthly amortization sa bank financing. Tapos yung ating 90% na balance is payable po siya through bank financing. Ninyong yung monthly amortization for 20 years is only 39,024 pesos. Ninyong ating required income for you to avail this unit is only 131,000 pesos lang. You can own this beautiful house here in Santa Maria, Bulacan. Okay, sa mga gusto mag-avail din ng ating bahay through Pag-ibig Financing, ay po pwede rin po kayo makapag-avail through Pag-ibig Financing. Yung nga lang, medyo mas mataas po yung ating down payment that will cost you around 20 to 30% down payment para makapag-avail kayo through Pag-ibig Financing. Pero kung kaya niya na po mag-down ng 20% or 30% down payment, pupwede po kayo sa Pag-ibig Financing. Alright? For more details about this project, drippings and reservations, please i-dial niyo po yung mga number na nakita niyo sa screen. At sa ating mga future homeowners and investors, wala pa po tayong Facebook account dahil lagi pong dinidisable ni Meta pag tayo ay gumagawa ng Facebook. So ang pinaka the best way para makontakt po ako is yung ating mga numero na naka-flash dyan sa ating screen at dito po sa ating YouTube channel. So again, this is Rods Camacho, and thank you so much for watching. God bless.